So good morning guys, ang ganda, ang daming bulaklak ngayon dito sa garden. Kumusta po? Sana po lahat po tayo ay nasa mabuting kalagayan. So eto, ang ganda na nagdilig yung asawa ko kanina. Nakita ko ang daming mga bulaklak, lalo na dito sa may gilid. Ayan o, eto yung day lilies na kinuha ko lang to nung naglalakad kami ni Dexter dito sa may dyan o sa amin, dito sa may bicycle lane. River po yan yung sa likod namin. Kinuha ko lang to tapos dinivide-divide ko. Grabe, ang ganda, ang dami ngayong buds po niya. Last year, ano pa to eh, wala pa siya masyadong bulaklak, pero ngayon, grabe, lahat po sila. Bali, dinivide ko, 4 na piraso po ata to, at saka yung yucca, o, ang ganda rin. Isa sa pinaka paborito ko yan pag spring, pero late po siya na mulaklak, kaya eto po siya. Wag po ako masyadong kukuha dito ng video. Eto yung Wimps Red na hydrangea, ang ganda po niya, nag-turn pink na po siya, ang ganda po niya. At may mga cornflower ako. Itong mga cornflower na to from seeds lang, sinabog ko lang po siya dyan. Ang dami po nila ngayong mga cornflowers. Pasensya na po kayo sa ingay. Maingay po kasi morning, aga-aga. Morning na morning, mga 8:30. Ayan, pero ang init na po dito sa amin. So, ayan, ito yung mga map heads na hydrangea. Ito yung butterfly bush. Ay, nag-iba na po ng kulay niya. Miss Molly. Dark violet. Nalaglag na po siya. Oh. Yung mga ano niya, kulay niya. Dark violet po to. Pero ililipat ko yan kasi masyado na siyang, masyado na pong marami dito sa may gilid. At saka floppy po siya. Masyado. Lalagay ko po siya sa isang ibang place. At ito pa yung Miss Violet butterfly bush. So yearly po to, na ang dami po niyang bulaklak at saka ang daming bees, mga pollinators, gustong gusto po nila to. So ayan, ito po yung sun patience ko dito sa may harapan. At tuwang tuwa ako dito sa mga feverfew. Ayan, hindi ko po yan itinanim. Kusa po yung tumubo. Ang dami po nila. So, hayaan ko na lang kasi ang ganda po niya. Tsaka hindi po siya mahirap alagaan. Hindi ko po yan dinidiligan. Tsaka ang tagal po niyang malanta. Ayan o, nag-start po siya mid-spring po ata. Mid-June or first week of June. Tumubo na po sila at ayan, ang ganda ng bulaklak po niya. Highlights dito sa garden. Ito yung astilbe. Astilbe ko. At saka mga sun patience. Fuchsia. O, ayan, tuwang-tuwa sila ngayon sa place nila kasi dati nilagay dun sa likod tong mga to. Nilipat ko sila dito sa may lilim. So, ayan, at dito naman tayo, ayan pa yung isa po ang ganda. Ito pa yung isang day lilies ko. Kasama nung nasa likod. Ayan, dami po niyang bulaklak ko. At ang ganda. So, ito po tsura ng garden natin ngayong July. So, hindi po ako pwedeng mag-garden kasi naka siklib po tayo. Oh, ang ganda ng hydrangea. Lalaki. Annabelle hydrangea. From mother plant po yan. Kinuha ko lang po siya dito sa mother plant at inilagay ko dyan. Nag-propagate po tayo. At ayan po ang tsura niya. So, ito yung lily. Hindi pa siya bumubuka. Pero ang ganda rin po niyan. Marami po from bulbs po ang mga yan. Pero matagal na dyan yan. Mga 3 years.
unti-unti na silang nawawala. Isa na lang ata, or meron sa likod dalawang piraso na tumubo pa. Pero marami po akong bulbs na tinanim. So, ayan pa yung isang daylilies. Diba? So, ayan si Dexter. May sakit din. Ayan o. Pumunta siya kahapon sa doctor. Pinabet. Vet namin siya kahapon. Ayun. May ano daw siya. May infection sa darm. Stomach. Yan. Uso ngayon. Ako din may infection sa stomach. Kaya hindi ako nakakapasok ngayon lately. 2 weeks na akong hindi nakapasok. So, eto yung liatress. Ayan. First time po siyang mag-blooms. Ang ganda po niya, oh. Oh, yung liatress sa may gilid. Hindi pa po sila nag-blooms. Eto yung kauna-una ang liatress na namulaklak. Oh, ayan, oh. Si Inang Araw. Blue na blue sa taas. Ah, ito pa isa, yung lilies. Na sinasabi ko na marami akong itinanim. Ayan. Ang ganda rin po niya. Oh, meron pa pala ako dito delphinium. Ganda po. Daming bulaklak. Kaya lang, mahirap lang magdilig. So, ayan yung flamingo flux. Yung violet yan. Na yan. From my friend. So, eto pa yung isa pa pong cornflower. Echinacea cornflower. Marami po sila yan. Na from seeds. Itong mga nag-iisang to. Yung mga yan, from seeds po yan. Pero yung compact, na kumpul-kumpul, yan po yung binili ko. May Sasha Daisy, ganda pa rin po niya. Lush pa rin po siya. So, kailangan po i-cut back po yan para mag-produce po ulit siya ng panibagong bulaklak. Oh, ang laki, oh. Echinacea, porphyria po to. Cornflower. Dami po nila. Ang ganda. So, eto yung vegetable ko. Eto yung mga tinanim ko kaya lang. Hindi ko siya nadadamuhan. Kasi walang oras na magdamo. Ang dami kong itinanim dito. Nagtanim ako ng okra. Ano pa ba? Upo, ang palaya, pero ang lumabas lang. Ano ba yan? Beans? Tawag na ito, yung... ano ba yun? Yung beans? Green beans na maano yung beans sa atin? Ayun. Ano man tawag? Sitaw pala, sitaw. Diyos ko po. Tagal na akong di nakatikim ng sitaw. Ginagamit ko ditong sitaw, yung beans. Yung beans talaga. Ayan si Dexter. So. Para malabo yung ko. Hali nga. So, ayan. Kanina malabo. So, ayan. So, dito tayo sa may gilid naman. Oh, yung liatress ko. Okay. Meron pa ibang liatress na namulaklak na at marami pang buds. Ah. Ayan. Kakatuwa. Ayan. Nag-ano kanina yung asawa ko? Tawag neto. Nagdilig po siya. Ayan yung mga tapos, yung mga dahlias ko. Ito, hindi ko na tatanggalin to. Diyan ko na siya. Hindi ko na huhukayin. Kasi nga, last year, hinukay ko po sila lahat. Ang daming trabaho. Hukay, tapos hugas. E samantalang nag-experiment ako. Pwede palang
nabubuhay pala sila pag basta lang ano, lagyan mo po sila ng pang ano, comfort nila, lagyan mo ng mulch at saka mga dahon na tuyot, ayun, babalik po sila, hindi po sila mamamatay pag winter. So ayan yung Nemo Rosa Deep Blue Salvia, ang ganda po niya. Naglagay pa ulit ako ng panibago dito, ayan, bagong tanim. At ayan, kasi ang ganda po niya. Marami, maganda po kung kumpul-kumpul sila. Ang gandang tignan. So, ayan, isa pang cornflower yung white at saka yun yung lamplight hydrangea ko. Ganda, ang dami. Daming mga bulaklak ngayon. Lalo na't pag yung mga hydrangea ay bumuka na talaga. Oh, ang ganda, diba? So, kailangan ko tong ano, tawag na ito, diligan. Hindi nakita to ng asawa ko. Hindi niya diniligan. Kasi bagong ano to eh. Bagong tanim. Para hindi po siya mamatay. Kasi ngayon, 30 degrees daw. Yun, kung totoo. Pero ngayon, nararamdaman ko na may init nga. 8:30 ako kanina lumabas. Mainit nga. Ayan, yung mga kamatis ko. Ito, ayan yung ampalaya ko. At yung isa pa. Dalawa lang. Sa dami-dami kong itinanim. Yan lang ang nabuhay. So, oh, di ba? Meron naman tayong vegetable kahit papaano. Kamatis po. Ayan, last year nagtanim din ako ng kamatis. Kaya lang hindi ako, konti lang na harvest ko. Bakit? Kasi August, yung time na mainit dito sa Germany. Yun din yung time na magha-holiday kami. Aalis po kami, magha-holiday kami ng 10 days ganon. Kaya walang magdidilig kasi kasama ngayon na, ngayong August mag-holiday kami kasama yung girlfriend ng anak ko last year. Okay pa kasi nga nagdilig siya ng ilang beses dito sa garden. Ngayon gusto din daw niyan sumama, kaya no choice. Mga hipag ko, may kanya-kanya. Mas malaki pa yung mga garden nila. Ay, yung mga kaibigan ko, may mga trabaho din naman. Kaya, hirap din. Heck, wala tayong magagawa. Ganyan na lang. So, dito tayo sa may lilim kasi nga ang init. Ah, diba? So, ayan, update dito sa garden. July garden tour. Sa little garden po natin. So ayan lamang po at maraming salamat sa mga sumusubaybay at sa mga sumusuporta kay Ate Dolski. Mag-ingat po tayong lahat. Bye-bye po.